Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga naging mag-aaral ni JR na tawagin na lang natin sa pangalang Kolanoy. Taong 2005, Kwartero, Capiz. Itong mga panahong ito, kasagsaga ng panggagamot ni JR kasama ang kanyang father-in-law na si Alvaro. Napakarami kasi ang nakatunog na nasa kwartero si Papang Alvaro niya. Dahil sa kilala itong si Papang Alvaro bilang isang mahusay na manggagamot, ay napakarami talaga ang gustong magpagamot sa kanya. Mula sa mga simpleng bali hanggang sa pinakamalalang kulam. At katuwang niya noong mga oras na ito ay si JR. Nagsisimula ang gamutan ng alas 8 ng gabi at minsan ay natatapos ito ng mga alas 10 o hindi kaya hating gabi. Depende sa mga kaso ng kanilang pasyente. At tuwing Linggo ay hindi sila tumatanggap ng gamutan gawa ng nagsisimba sila. At minsan ay sila pa ang dumadalaw sa bahay ng kanilang mga pasyente, lalo na kung wala na itong kakayahang bumangon. At dahil dito, nakilala ni JR ang isang binata na nagngangalang Kulanoy. Isang araw, may pinuntahang pasyente si JR sa kabilang barangay na hindi na makalakad dahil sa pamamaga ng kanyang paa. At nang tingnan niya ito, ay halos kasing laki na ng bola ng baseball ang maga sa talampakan nito. Mag-isang pumunta si JR noong mga oras na yon, gawa ng hinati nila ni Papang Alvaro yung tungkulin. Marami-rami din kasi ang nakapila na magpapagamot noong araw na yon. Pagdating pa lamang ni JR sa bahay na yon, ay agad nang may sumalubong sa kanyang isang binata. "Uy, Boss J! Buti nakapunta ka. Hirap na kasi yung lola ko eh." Wika nito. "Alam ko, pasensya ka na at medyo tinanghali ako eh. Nasaan ang lola mo?" Tugo ni JR at agad namang sinamahan ng binata papasok si JR sa loob ng bahay. At nakita nga niya ang kalagayan ng matanda. "La, andito na po yung manggagamot." Wika ng binata sa matanda. At agad naman itong binati si JR. Pumangon ito sa pagkakahiga at umayos ng pagkakaupo. Ipinakwento ni JR ang lahat ng nangyari bago pa man siya humantong sa kasalukuyang kalagayan. At ayon sa matanda, ay nagwawalis lamang siya sa kanilang bakuran nang makita niya ang isang punso na namumutik-mutik sa mga kabuti na tumutubo dito. At dahil nabubulok na ang ilan, ay winalis na lamang niya ang mga ito. At pagkatapos niyang magwalis, ay tila nakaramdam siya ng kung anong matulis na bagay na bumaon sa kanyang talampakan. At kinahapunan nga, ay agad na itong namaga. Ipinasuri nila ito sa klinika pero wala namang nakita ang doktor. At ayon sa matanda, hindi rin naman ito sumasakit. Kaya pinayuhan na lamang siya ng doktor na umuwi at magpahinga. Agad namang tiningnan ni JR ang paa ng matanda at wala ding nakitang sugat o anumang butas na maaaring pinasukan ng kamandag. Kaya kaagad nang tinawas ni JR ang matanda gamit ang isang uri ng ritual. Gamit ang mga kandila at isang plangga ng tubig, agad na nakita ni JR ang dahilan ng pagkakasakit ng matanda. "May nawalis po kayong isang duwende, Lola. At nang aalis na sana ito eh, naapakan nyo naman ang kanyang paa. Kaya po binigyan niya kayo ng maliit na kaparusahan. Pero wag po kayong mag-alala. Ako na po ang makikipag-usap at makikipagkasundo sa kanya. Maaari niyo po bang
ituro sa akin kung nasaan yung punso. Pagpapaliwanag ni JR. At dali-dali namang nagpresenta itong si Kulanoy na siya na lamang ang sasama sa manggagamot. Agad nilang tinungo ang punso. Pagdating doon ay kaagad na naglabas si JR ng mga matatamis na bagay, kagaya ng minatamis na bunga ng langka at mga candy. Binuksan niya ang garapo ng minatamis at inilapag ito sa tapat ng punso, at ang candy naman ay ipinatong niya sa tuktok. Medyo mataas din ang punso kaya napapatingala si JR, at masusi namang nagmamasid si Kulanoy sa ginagawa ni JR mula sa malayo. Hindi niya masyadong marinig ang mga sinasabi nito, pero nakikita niyang tila nakikipagkwentuhan ito base sa senyas ng kanyang kamay at reaksyon ng muka. At mahahalata mong maayos namang nakikipag-usap si JR, hanggang sa nakita niya itong tumawa ng malakas. Matapos yon, agad nang umalis si JR sa harap ng punso at inaya si Kulanoy na bumalik na sa loob ng bahay. Agad namang kinausap ni JR ang matanda at sinabing maghintay lamang ng 2 hanggang 3 araw at tuluyan ng mawawala ang pamamaga ng kanyang mga paa. Matapos yan, nagpaalam na si JR gawa ng may mga pasyente pang naghihintay sa kanila sa bahay ni Papang Alvaro. Makalipas ang ilang araw, ay pinuntahan ni Kulanoy si JR. Sabik na sabik itong nagkwento. Boss J, si Lola po nakakalakad na ulit. Wala na din yung bukol niya sa talampakan. Masayang wika ni Kulanoy. Mabuti naman kung ganon. Sabihin mo sa lola mo na magpaalam muna bago siya magwalis doon sa bakuran niyo, ha? Tugo ni JR. Ah, opo, Boss J. May isang bagay po sana akong hihilingin, eh. Yun ay kung ayos lang po sa inyo, Boss J. Nahihiyang wika ni Kaloy. Agad naman siyang nilingo ni JR at pinaupo sa isang upuan. Ano ba yon? Sige na. Huwag ka nang mahiya. Sabihin mo. Tugo ni JR. At sinabi ni Kulanoy sa kanya na nais nitong maging isang manggagamot. Matagal na niyang pangarap ang maging isang manggagamot. Kaya naman, tinugo ni JR ang binatilyo. Alam mo to, ang pagiging manggagamot ay hindi lang basta isang profesyon. Ito ay nangangailangan ng panghabang buhay na debosyon sa iyong gawain. Dapat buo din ang iyong loob sa pagharap mo sa mga bagay na maaari mong makainkwentro. Wika ni JR sa binata. Napaisip naman ito sa mga sinabi ni JR at agad na tumugo ng, "Disidido po ako, Boss J. Pakiusap po. Turuan niyo ako." Ngunit, sinubok ni JR kung hanggang saan ang itatagal ng pangarap ni Kulanoy. Nang minsang isama niya ito sa isang pag-akyat sa bundok ng Dumalag. Nagtaka naman ang binata kung bakit sila nandoon. Ang sabi lamang ni JR sa kanya ay maghahanap sila ng mga halamang gamot na doon lang tumutubo sa lugar na yon. Ang hindi alam ni Kulanoy na ang lugar na yon ay pinamamahayan ng iba't ibang uri ng mga engkanto at mga elemento. Inutusan niya ang binata na hanapin ang isang uri ng bungang ugat na kung tawagin ay lampuyang. Itinuro ni JR kung ano ang itsura nito. Agad namang lumakad ang binata at sinuot ang kagubatan. Nung maggagabi na, nagtaka ang binata dahil hindi niya mahanap si JR. Hanggang sa tuluyan nangang kumagat ang dilim. Nanatili si Kulanoy sa loob ng gubat. Gumawa ito ng siga upang hindi siya lamukin at para may liwanag na makita si JR kung sakaling babalik ito.
Pero ilang oras na ang lumipas ay hindi pa rin nagpapakita si JR. Hanggang sa makarinig si Kulanoy ng mga maliliit na boses na nagtatawanan. Nagsimula na siyang matakot at habang papatayo siya ay iniikot niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa makarinig siya ng mga halinghing ng mga kabayo at malalakas na dagungdong ng mga paa na tila nagmumula sa isang napakalaking tao. Sinimula na niyang tawagin si JR pero walang sumasagot sa kanya. At sa bawat pagsigaw niya ay siya namang paglakas ng mga tawanan at halinghinga ng mga kabayo. Hanggang sa naisipan niyang tumakbo na dahil sa takot. Akmang tatakbo na sana siya nang bigla na lamang siyang hinawakan ni JR sa kanyang damit. Nagsisisigaw sa takot yung binata. Bitawan mo ako! Gusto ko nang umuwi! Pakawalan mo ako! Papiyok-piyok na pagpupumiglas ng binata. Kala nyo ha? Noy, kumalma ka lang. Ako to. Pagpapakalma ni JR at pinaupo niya ito sa isang bato. Sabay wika ng, alam mo na ba ang araw-araw naming naririnig at nararamdaman? Kung ano ang naramdaman mo kanina, ay araw-araw kong nararamdaman yan simula nang nag-aral akong manggamot. Dahil sa bawat kaalamang matututunan mo, ay mas lalong nagiging malakas ang iyong kamalayan. Simula pa lamang tunoy, kaya sanayin mo ang iyong sarili sa ganito. Dahil kung gusto mong maging isang manggagamot, dapat mong harapin ang lahat ng takot mo. Wika ni JR kay Kulanoy. At doon pa lamang naunawaan ni Kulanoy na nais lamang ipakita sa kanya ni JR ang mga bagay na makikita at mararamdaman niya kapag pumasok siya sa mundo ng lihim na karunungan. Ngunit sa kabila ng pangyayari, ay talagang buo ang loob ni Kulanoy na matuto at maging isang manggagamot. Pumayag naman si JR na tulungan ang binata dahil alam niya din na ito marahil ang kanyang tawag ng tungkulin mula sa Diyos Ama. At ang pinakaunang aral na itinuro ni JR kay Kulanoy ay ang pagiging mapagkumbaba. At sa pahintulot ni Papang Alvaro ay sinimula ni JR ang mga aralin ni Kulanoy. Noy, magsisimula ka sa pagtukoy ng karamdaman ng tao sa pamamagitan ng pagkapa ng pulso at pagtawas. Pagtuunan mo ng pansin ang paghinga ng iyong pasyente. Dahil sa pamamaraang ito, malalaman mo kung nahihirapan siya o hindi. Wika ni JR. At ang nagsilbing sanaya ni Kulanoy ay si Papang Alvaro. Pagsasanay lamang yon ng pagkapa ng pulso. Kaya wala naman yung kaso kay Papang Alvaro. J, abay, tinuruan mo na ba to kung saan kakapain ang pulso? Para namang hindi niya mahanap ang pulso ko eh. Natatawang wika ni Papang Alvaro. Masyado po kasing malalim ang inyong pulso, Manong eh. Wika ni Kulanoy na ikinagulat ni JR. Natahimik naman si Papang Alvaro sa sinabi ng binata at agad na hinawakan ni JR ang kamay ni Papang Alvaro. Nadama niyang halos wala nga itong pagtibok. Nagsawalang kibo na lamang si JR dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Agad niyang ibinaling ang atensyon ni Kulanoy sa ibang bagay. Noy, kumuha ka muna ng kandila, tuturuan kita kung paano magtawas. Utos ni JR sa binata na agad din namang sinunod. Pag-alis ni Kulanoy ay agad namang kinausap ni JR si Papang Alvaro. Pang, alam ko may tinatago kang sakit. Kaya hanggat maaga pa, sabihin mo na ito sa akin at kay Neri para maagapan. Alalang wika ni JR. Dahil sa hindi sinasadyang malaman ni Kulanoy
ang kalagayan ni Papang Alvaro nang pinulsuhan niya ito. Oo, Je. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ito ganung kalala kagaya ng iniisip mo. Marahil ay nanghina lamang ako dahil sa sobrang daming nagpagamot noong mga nakaraang araw. At kadalasan ay mga maagang sintomas ng ulam. Wika ni Papang Alvaro na lubhang ipinagtaka ni JR dahil tila sunod-sunod nga ang mga kasong kinakaharap nila na ang may kinalaman ay kulam. Naaagapan naman ito ni Papang Alvaro ngunit hindi pa din nawawala ang mga taong lumalapit sa kanila. Pang, yung mga taong ginagamot mo, pareho ba lahat ng kanilang nararamdaman? Tanong ni JR. Hindi naman. Iba-iba din. Ngunit ang pinagtataka ko, iisang ora ang nararamdaman ko at hindi ko matukoy kung saan ito nanggagaling. Tugo ni Papang Alvaro. At dahil sa mga sinabi nito, napaisip si JR. Hindi kaya may isang mangkukulam na nambibiktima dito sa ating lugar? Takang tanong ni JR. Napalingon sa kanya si Papang Alvaro dahil sa hindi man lamang niya ito naisip. Iminungkahi ni JR na sa susunod na may magpapagamot na kinukulam, ay sikapin niyang mahuli ito upang tanungin. Samantala, nagpatuloy naman ang pagsasanay ni Kulanoy sa ilalim ng pagtuturo ni JR. Sa pagkakataong yon, tinuruan niya si Kulanoy ng mga engkantasyon at mga ritual. Maging ang mga usal na pangproteksyon ay itinuro niya din dito. Noy, lagi mong tatandaan na kapag nanggagamot ka, lalo na mga gambala ng elemento, ay kailangang nakataas ang depensa mo sapagkat ikaw ang una nilang pupuntiryahin. At kapag mahina ang depensa mo, mas mauuna ka pang mamatay kesa sa iyong ginagamot. Wika ni JR. At pinagkalooban niya ito ng isang pangontra, isang uri ng mutsa mula sa sungay ng usa. Isa yung mabisang pangpoder at kontratigal po kung sakaling haharap si Kulanoy sa isang malakas na kalaban. Binilinan niya din ito na huwag ipapakita sa iba at binigyan niya din ng dasal pakain para dito. Salamat, Boss Je. Malaking tulong po ito para sa akin. Masayang wika nito. Isang bagay pa, Noy. Huwag mong ipagmamayabang ang mutsa mo. At mas lalong huwag na huwag mong susubukan. Dahil kapag nangyari yun, maaari kang iwan ang gabay ng mutsa mo. Dagdag na habili ni JR dito. Sa paglipas ng panahon, ay naging mahusay na sa panggagamot ng simpleng mga sakit itong si Kulanoy. At marunong na din itong magpagana ng mga orasyon. Sa katunayan, maliban sa kaalamang itinuro sa kanya ni JR, ay nadagdagan pa ito ng mga kaalamang galing sa mga aral ng Diyos Ama mula naman kay Papang Alvaro. Mga orasyong panglaban at baluti. Pinagdebosyon din siya ni Papang Alvaro sa dasal ng San Benito. Nakita din kasi ni Papang Alvaro ang malaking potensyal ni Kulanoy sa larangan ng lihim na karunungan. At mismong nasubukan ni JR ang husay ng kanyang mag-aaral nung aksidenteng nakasagupa nito ang isang mangkukulam. Isang Biyernes ng hapon, papatapos na sila sa panggagamot at nakaupo na sa tumba-tumba niya si Papang Alvaro nang may dumating na tatlong katao. Ang isa sa kanila ay inaakay na lamang ng dalawa nilang kasama dahil hindi na nito maihakbang ang kanyang mga paa. Ayon sa mga kasama nito, ay kahapon ng umaga maayos pa itong nakakapaglakad. Laking gulat na lamang nila nang bigla itong nabuwal at iniinda ang pamamanhid ng kanyang mga paa. At dahil sa alam ni Kulanoy na pagod na ang dalawa niyang guro, ay nagpresenta siyang siya na ang titingin sa pasyente.
Pinapasok niya ito at agad na pinaupo sa isang papag. Agad na tinanong kung ano ang mga ginawa niya bago siya nagkaganon. Ayon sa lalaki, ay may isang matanda ang namamalimos sa kanya habang siya ay kumakain ng tanghalian. Dahil medyo hindi maganda ang kanyang timpla noong araw na yon, ay nasigawan niya ang matandang babae. Imbis na umalis, ay may ibinulong itong hindi niya maintindihan. At matapos magbulong ng babae, ay agad ding umalis ngunit tuloy ang paglingon-lingon niya sa lalaki hanggang sa tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Hindi naman daw ito binigyang pansin dahil inakala niyang baliw lamang ang matanda. Nung tanghali na babalik na sana siya sa kanyang trabaho, ay nagulat siyang hindi na niya maikilos ang kanyang mga paa at namamanhid na din ito. Agad nang tiningnan ni Kulanoy ang mga paa ng lalaki at nakita niyang mistula na itong lantang gulay. Iniangat niya ang binti nito ngunit nakalaylay lang ang mga ito. Kinapa niya ang bumbuna ng lalaki at napatingin siya kina JR at Papang Alvaro na noon ay inoobserbahan lamang ang kanyang mga ginagawa. Agad niyang ipinagpantay ang mga kamay ng lalaki at nakita niyang hindi pantay ang mga kalingkingan nito. Manong, Boss J, kulam ito. Wika nito at agad namang napatayo si JR at lumapit sa kanya. Hinawakan ni JR ang bumbuna ng lalaki at kinumpirma ang sinabi ni Kulanoy sa kanila. Manong, sa palagay ko, kakayanin ko na pong gamutin ang isang ito. Wika ni Kulanoy. O sige, pero nandito lang ako sa tabi kung sakaling hindi mo kayanin, ha? Tugo ni JR. Tumango naman ang binata. Ngunit ang buong akala ni JR at Papang Alvaro ay gagamutin niya lang ang lalaki. Napatayo na din si Papang Alvaro nang biglang ilabas ni Kulanoy ang mutsa ng sinukuan na ipinagkaloob sa kanya ng matanda. At akmang lalapit na sana si Papang Alvaro, ngunit pinigil siya ni JR. Hayaan mo siya pang, tiwala akong alam niya ang kanyang ginagawa. Pagpigil ni JR kay Papang Alvaro at nagsimulang mag-usal ng dasal si Kulanoy. Iniihip ito sa kanyang daliri at pinaikot-ikot ito sa ulo ng pasyente niya. Muli siyang nag-ihip ng dasal at inihip naman niya sa kanyang sarili. At ang huli niyang ginawa ay dinukot niya sa bulsa niya ang isang maliit na kulay puting bato na pagaba. Binulungan ito ng dasal at idinantay sa kamay ng lalaki ang hawak niyang puting bato. Sino ka? At anong ginagawa mo sa taong ito? Tanong nito sa lalaki na agad din namang nagsalita. Sino ako? Ikaw, sino ka? Balik na tanong ng boses ng isang matandang babae sa katawan ng lalaki. Ako ang nagtatanong dito, kaya sagutin mo kung gusto mo pang mabuhay! Galit na wika ni Kulanoy. Samantalang ang dalawang guru niya ay nakatitig lang sa kanya. Manghang-mangha sila sa ginagawa ni Kulanoy. Tila isa na nga itong batikang manggagamot. At mas lalo pang napamangha si JR nang gamitan niya ng palito ang nilalang na nasa katawan ng kanyang pasyente kagaya ng ginagawa ni Papang Alvaro. Isinuot niya ito sa pagitan ng mga daliri ng lalaki sabay ihip ng dasal sa kanyang daliri. Ah! Ayaw mong sumagot, ah! Wika nito at sabay dikit ng kanyang daliri sa dulo ng palito. Nagsisisigaw sa sobrang sakit ang nilalang at habang pinaparusahan ni Kulanoy ang mangkukulam, ay nag-uusap naman ang dalawang guru nito. Je,
Nakakatakot pala itong si Kulanoy pag nanggagamot eh. Wika ni Papang Alvaro. Oo nga po, Papang. Pero natutuwa ako sa napakalaking pag-unlad ni Kulanoy. Hindi ko akalaing, mula sa isang simpleng binata, ay magagawa natin siyang hubugin sa kasalukuyan niyang antas. Tugon naman ni JR, at nang ibalik nila ang atensyon sa ginagawa ni Kulanoy, ay nagpapagpag na ng katawan ng lalaki. At pagtapos na pagtapos nitong magpagpag, ay agad nang ginilita ni Kulanoy ng leeg ang mangkukulam na nasa katawan ng lalaki. Nawalan ito ng malay ng ilang saglit, at nang magising ito, ay wala itong kaalam-alam sa mga nangyari. Hanggang sasabihin ni Kulanoy na, "Tumayo ka na at umuwi. Manong, sa susunod, kontrolin natin ang ating emosyon, ha?" Wika nito sa lalaki at laking gulat nila nang biglang tumayo ang lalaking yon at naglakad palabas. Ginagawa niya yon habang nagpapasalamat kay Kulanoy. Yon ang kauna-unahang pasyente ni Kulanoy na ginambala ng mangkukulam. Matagumpay naman niya itong napagaling. Sa kasamaang palad ay nasawi si Kulanoy. At ayon sa kanyang asawa, ito ay dahil sa bangungot. Isang nakakalungkot na pangyayari na naganap nito lamang buwan ng Hunyo taong kasalukuyan. Labis itong ikinalungkot ni JR at ng iba pa nilang mga kaibigan dahil napakabuting tao nitong si Kulanoy. Ngunit patuloy pa ding sinasariwa ng mga taong nagmamahal sa kanya ang kanyang mga alaala, lalo na noong mga panahong isa pa lamang siyang batang manggagamot na pumatay ng mangkukulam. Okay, bago tayo mag-shoutout, condolences muna, kapatid na JR. Nakakalungkot yung kwento, no? Hindi ko ina-expect yun kasi akala ko magpapakita pa nga sa dulo ng video si Kulanoy eh, pero wala na pala. Okay, shoutout ko muna yung mga nag-renew ng badge na sina Roselyn Arante at Katrina Duque. Ito naman para sa mga nag-comment sa pin comment natin, nandyan sina Jessica P, Joshua Etnavarga, Charmaine Saneo, Shara Fabian, Joanne Dasilio, at kay Aura Gutierrez. Yan, maraming salamat sa inyo. Hindi na ako magbibigay ng mahabang opinion gawa nga ng, yun, nakakalungkot yung kwento natin. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento, nakakahulam pa yung mga aso. Salamat.